Paano ka mag-know sa isang ganitong project na, di ba, no, way, way back pa, Encantadia days pa lang, nabanggit na ni Direct Mark na gagawin niya itong voltage pump. Talaga sinabi ko sa akin, Direct, kahit ano pong role, sali lang ako dyan, okay na ako. Paano ka mag-know sa isang ganitong project na, di ba, no, way, way back pa, Encantadia days pa lang, nabanggit na ni Direct Mark na gagawin niya itong voltage pump. Talaga sinabi ko sa akin, Direct, kahit ano pong role, sali lang ako dyan, okay na ako. Talaga, actually, may kasabay nga dapat ako na, may ibang project dapat ako na gagawin, nasapaw sa voltage pump. Tapos tinawagan ako ng handler ko, ano, paano gagawin natin? Sabi ko, sorry, pero dream project ko talaga itong Voltage 5. Eh. Baka, di ba? Kasi yung ibang soap, makakahanap pa naman tayo ng ibang soap. Eh. Dito na lang muna tayo sa Voltage 5. Pinilit ko talaga na mapasama dito. Dahil, ano yan eh, parang resume mo na yan as an actor. Eh. Isang napakalaking project siya ng GMA, di ba? Na for sure, tatatak to sa bawat Pilipino. At sigurado na magiging resume mo na nga to as an actor. Kaya, hindi ka talaga makakano sa isang ganitong project. Siyempre, sa akin, isang malaking karangalan dahil parang lahat ng actors sa GMA gusto mapabilang sa Voltage 5. Tapos, na sa akin na ibigay yung role, di ba? So, sobrang malaking karangalan para sa akin at sobrang saya ko dahil dream role ko talaga yun na mapabilang sa Voltage 5. O, nung nakita namin nung kauna-unahang pagkakataon yung set, sobra talaga kaming na-overwhelmed kasi ang ganda talaga. Tapos, ang laking tulong nun para sa actor kasi mas nagagawa mo ng mas maayos dahil mas realistic talaga yung set. Eh. Para talagang, parang yung feeling mo, international project yung ginagawa mo. Sa stage kasi na to, parang tapos na yung pressure eh. Ngayon siguro mas yung pressure mo as an actor tapos na kasi nagtapos na kami mag-taping. So ngayon yung pressure mo na lang is acceptance ng audience or kung syempre hindi mo mawawala yung kasi syempre maraming ng tao sumubaybay diyan baka syempre baka mamaya yung pressure baka barilin ka na eh hindi naman ganyan si Dr. Hook eh di ba? Mm-hmm. Actually siguro yun na lang yung pressure na nararamdaman namin ngayon but then again ginawa namin yung best sa lahat ng scenes at inaral namin mabuti. So I guess ang kailangan na lang eh abangan nila kung ano yung nagawa ng mga ng Pilipino kung tama ba o kung gaano kaganda kasi parang ngayon lang tayo nakagawa ng ganito kagandang proyekto at ganito kalaki. Yes, yes. Well, si Dr. Hook yung nag-take over nung umalis sila sa Camp Big Falcon. So, ako naman yung naging leader nila ng Voltage team. Isa siya masungit na leader, pero may puso. Kaya, kumbaga, disciplinarian siya bilang isang leader. Pero mahal na yung Voltage team. Pero hindi nila yung pinapakita. Yun, yung dapat nila mahal. Ginawa mo lang siyang peg, oo, kasi pare ganun naman yung karakter niya, masungit, di ba? Pero syempre, as an actor, meron kang ibang timpla dun sa karakter nung Dr. Hook. Mas, kumbaga kung mas may puso siya, mas pinakita ko siya. Bilang ang Pilipino, mas emotional tayo eh. Kasi yung mga
foreigners, kumbaga kung magpapakita ng emosyon, konting-konti lang eh. Eh, yung mga Pilipino, mas hinahanap natin yung konting may drama, di ba? Pag mahal, mahal mo talaga. So, kailangan may konting dagdag pagdating sa mga ganong eksena. Actually, itong Dr. Hook yung mix nun eh. Bida kontra bida eh. Kasi nga, akala mo nung una, iisipin mo na, ah, kalaban to eh. Kasi palaging, bakit palagi niyang kinokontra yung Voltes team? Diba? So, ito yung perfect na role na gusto mo. Diba? Kasi nagagawa mo siya pareho. Mas may range kasi pag kontra bida ka eh. Mas maraming emosyon, mas marami kang pwedeng gawin. Diba? Pag bida kasi, hindi naman sa ano, pero mas mabait lang, mabait sila. Diba? So, kawawa, kinawawa sila. Parang ganun yung range mo lang. Pag kontra bida, malawak eh. Pwedeng nagpapanggap ka na mabait. Diba? Kasi it may twist ka na traitor pala to. So, ang lawak ng range. Mas, kaya mas na-enjoy ko na maging kontrabida. Eh, si kumpare ko. Si Gabby, magkumpare kami dito eh. Tapos, syempre, yung Voltes team. Pero ang pinakamadami ko talagang ka-excite na yung monitor. Kasi palagi lang ako nasa command center. Yes. Diba? Actually, mismo. It's challenging eh. Sarili so, namin. Yes. Sarili namin ang ano. Bibigay ka ng command dun sa Voltes team. Diba? Kunwari, kausap mo sila, nasa cockpit sila. Bibigay ka ng instructions. Bibigay ka ng explanation kung paano nyo tatalunin yung kalaban. Ayun.